At bago tayo magpatuloy sa ating programa, muli pinaalalahanan po natin ang ating mga kababayan. Maaari po ba mag-social distancing tayo? Ayun. At sundin po natin ang IATF protocols. Maraming salamat po. Bago natin tawagin ang ating susunod na Vice Presidente at Presidente, tawagin muna natin upang iproklama sila bilang mga opisyal na kandidato ng kanilang partido. From Lakas, CMD Party President, Majority Floor Leader Martin Romualdez. And for Partido Federal ng Pilipinas, South Cotabato Governor Reynaldo Jun Tamayo Jr. By virtue of the powers vested in me as president of Lakas CMD, on behalf of the officers and members of the party, it is my great honor and privilege to proclaim today Mayor Inday Sara Duterte as our official candidate in the May 2022 elections. Iginagagala kong iparating sa lahat sa buong sambayan ng Pilipino ng susunod na Pangulo ng ating bansang Pilipinas ay naniniwala sa principles na meron ang Partido Federal ng Pilipinas. Kung kaya't on behalf of the officers and members, it is with great honor and privilege that I, as President of Partido Federal ng Pilipinas, officially proclaim today our candidate for President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Majority Floor Leader Martin Romualdez of Lakas CMD and Governor Jun Tamayo of Partido Federal ng Pilipinas. Handa na ba kayong lahat? Nagkakaisa tayong lahat para sa Uniteam BBM Sara. Nandito na ang Agila at ang Tigre! Ang mithiin ng Uniteam para sa ating bansa, mula sa norte hanggang sa timog, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tigre man na panglupa o agila man na panghimpapawid, walang makakapigil sa matibay na samahan at pagkakaisa ng Uniteam. Pagbubuklorin ang magkakaiba, pag-iisahin ang buong bansa tungo sa umagang kay ganda.
Darating din ang umaga. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Kaliganda, pansikat ang araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Haharapin natin kumising na Cornejo, Ima Castro, Dulce, Richard Reynoso, Robert Senya, Isai Alvarez, and Ines Veneracion, Niel de Mesa, and Randy Santiago! Kasama rin po nila mga ibang volunteer artists para sa BBM Sara. Alam niyo po ang tambalang unit team ni BBM at Mayor Inday ay talagang malaki ang suporta sa ating mga nasa industriya ng kultura at sining. Kaya naman po, ganun na lamang ang kanilang pagmamahal sa artistang Pilipino. Pilipinas! Philippine Arena! Handa na ba kayong lahat? Inabangan ng buong Pilipinas ang kanyang pagtakbo. Lahat tayo nagdiwang ng nagsanib puwersa ang pinakamalakas na agila at tigre. Ang pinakaastig na agila ng Davao. Magingay tayo para sa ating susunod na vice-presidente ng Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte! Inday Sara, here she comes. Inday Sara, here she comes. Di tayo papabayaan, bayan ay aalagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. Maaari na po kayong maupo. Welcome po sa aking concert. Limang kanta po ang hinanda ko para sa inyong lahat.
Magiging masaya ang gabi natin. Assalamualaikum. Madayaw ug maayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Let me express my utmost gratitude to my mama and the entire family, to President Rodrigo Duterte. Thank you for showing us the way. Tuhugpong ng pagbabago, tulakas Muslim, Christian Muslim Democrats, to former President Gloria Macapagal Arroyo, to all the parallel groups, and to my backroom staff support, daghan kaayong salamat sa inyong tanan. At sa inyong lahat, mga kaibigan ko, maraming salamat sa inyong pagdalo sa proclamation rally. Sa kabila ng mahigpit na health protocols, nagpunta kayo at nagpakita ng suporta sa Bongbong Marcos Sara Duterte Uniteam. Marami sa inyo ang bumiyahe galing Northern Luzon, galing Visayas, galing Mindanao. Marami ang kanina pa nandito ang umaga sa arena. Apo, BBM, and I are truly humbled for your strong support. Kasama namin ang Uniteam Senators na lahat ay may dalang lakas na tumulong sa ating bayan. Sherwin Gatchalian, Mark Villar, Gibo Teodoro, Herbert Bautista, Jingoy Estrada, Loren Legarda, Harry Roque, Dante Marcoleta, Migs Zubiri, Gringo Hunasan, and Larry Gadon. Ito po ang Uniteam Senators, pero meron din po akong mga kaibigan na tumatakbong senators na kahit politika man o wala, ay magiging kaibigan ko pa rin sila. Robin Padilla, Sal Panelo, Cheese Escudero, Guillermo Eleazar, Jojo Binay, JV Ejercito, and Joel Villanueva. The past 2 years have been very challenging for all of us. Dahil kung ano man ang problema na meron tayo noon, pinalala ito ng pandemya. Pero nandito pa rin tayo, buo, buhay, at patuloy na lumalaban sa hamon. At umaasa na may magandang kinabukasan na darating. We shall move forward. We will live with COVID. And we will bounce back like never before. We offer you a tandem endowed with wisdom and experience. Palagi akong tinatanong, bakit si BBM?
Dahil naniniwala ako sa kakayahan niya na mamuno bilang Pangulo. Napatunayan na ito ng kanyang malawak na karanasan bilang local chief executive at bilang legislator. The kind of experience we need not only to sustain the growth and development spurred by the current administration, but also to bring a more prosperous future. We must protect President Bongbong Marcos. Dala ko ang experience sa pamumuno. Davao City is now the fourth most competitive city in the country. At wala kaming utang. Davao City is debt-free. We have been awarded the best city police office with no human rights complaint. And we brought down the decades-long guerrilla movement in Pakibatot District in 4 years. Sa aking paglilingkod, ginagawa ko ang natutunan ko mula sa aking mga magulang. Dapat pantay-pantay ang lahat. Walang mayaman, walang mahirap, walang babae, walang lalaki, walang bata, walang matanda. Lahat tayo ay Pilipino. Mas madaling magkaisa kung lahat tayo ay pantay-pantay ang pagtingin at pagtrato sa isa't isa. Isa puso natin ang paglilingkod. Una sa Diyos, pangalawa sa bayan, pangatlo sa pamilya. That in all things it shall be for God, country, and family. First Lady. Sa mahalin natin ang Pilipinas Ride, nakarating kami sa iba't ibang lugar at komunidad sa Pilipinas. Kasama na dito ang mga lugar na tinamaan ng Bagyong Odette. Nakita namin first hand ang hirap ng pinagdaanan ng ating mga kababayan. Despite the overwhelming support of our government and the private sector. Pero walay mupildi sa Pilipino. Parang pagmumotor sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, lisod. Pero we can do better. Government can do better. We shall stand tall, united, and resilient. Ang gusto nating lahat, trabaho at hanap buhay para sa karamihan. Kalidad na edukasyon para sa mga kabataan at mapayapang pamumuhay. Tatlo lang. Pero hindi ito madali. At hindi po tayo susuko. Magpupursigi po tayo dahil mahal natin ang Pilipinas. Mga kababayan,
fly, soar, fight, and win. Mahalin natin ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Daghang salamat. Sukran. Mabuhay ang ating susunod na Vice Presidente, Mayor Inday Sara Duterte! Dumating na po tayo sa pinakahihintay na parte ng ating programa. Ang dahilan ng ating pagkakaisa. Pero bago ang lahat ng yan, maaari po ba muli? I-practice po natin ang tamang protocol ng IATF. Inaanyayahan po ang lahat na muli umupo sa kanilang mga assign na upuan. Maraming salamat po. Patuloy din po nating i-observe ang social distancing. Maraming salamat. Philippine Arena, handa na ba kayo? Ang pinakahihintay nating lahat, ang pangarap at hangad niya ay pagkakaisa. Kaya naman kasama niya ang sambayan ng Pilipino na naniniwala sa kanya. Ang pinakapinag-uusapan, ang nangunguna, ang pilit na ibinabagsak, ngunit lalong namamayagbag. Ang pinakamainit na kandidato sa pagkapangulo ng Pilipinas. Salubungin natin ang ating nag-iisang pambato, ang Tigre ng Norte, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap sa buong unit team. Ngunit bago po ang lahat, nais kong sabihin na ako po ay ang pinakamapalad na presidential candidate dito sa halalang ito. Dahil ang aking naging partner, ang aking naging Vice President ay ang pinakamagaling, pinakamahusay at bukod sa lahat, may matibay na panindigan sa pagmamahal sa Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte. Binabati ko po kayong lahat. Alam ko po na marami sa inyo ay malayo pa ang pinanggalingan. Ngunit kayo po
ay naganap ng paraan upang magpanayam na at makasama ka namin kayo dito ngayong gabi sa aming proclamation rally. Noong una po ako nagpahayag ng aking balak na ako ay tatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay sinabi ko, nung una ako nagpahayag na ako itatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay sinabi ko na ako itatakbo dahil ang aking layunin, ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayan ng Pilipino. Ang pagkakaisa ay naging adhikain ko dahil sa aking tapat na paniniwala na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang upang tayo ay makaraos na dito sa gitna ng krisis na nasaan tayo, sa gitna ng krisis ng pandemya, sa gitna ng krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya. Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng Pilipinas, lahat po ng nangyari sa atin, lahat ng kahirapan na dumating, lahat ng sakuna na inabutan ng ating mahal na bansang Pilipinas, tayo po ay nakaraos lamang dahil tayo'y nagkaisa. Hinarap natin lahat ng kahirapan. Hinarap natin lahat ng sakuna. Hinarap natin lahat ng krisis na isang buong loob, isang Pilipinas na nagkakaisa, na nagmamahalan, na nagtutulungan. Alam naman po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano kalalim ang pagmamahal sa ating bansa, ay isang tao lamang. Hindi kaya ng isang tao na iangat ang Pilipinas. Kahit na ang buong pamahalaan, kung pamahalaan lang, ay hindi pa rin kayang nag-iisa, magbabago sa ating bansa. Kahit naman yung mga mayayaman na korporasyon, kung sila lang ang aasahan natin, hindi rin nila kayang nag-iisa. At ang mamamayang Pilipino ang siyang nangangailangan ng tulong ngayon. Ngunit, kapag pagka tayo ay magkapit-bisig at sabay-sabay na inihahandog sa ating mahal na Pilipinas ang ating galing, ang ating sipag, ang ating husay, marami po tayong magagawa, malayo po ang ating mararatangan. Kaya naman po, napakagandang halimbawa ang tambalan ng Marcos Duterte. Dahil po, kung ang isang tiga Norte at ang isang tiga Mindanao na magkabilang dako ng Pilipinas ay kayang magsama at magkaisa, sa aking palagay naman, kaya natin ipagkaisa ang buong Pilipinas.
mula nung una naming ipahayag ang aming balak. Mula nang aming inihayag ni Inday Sara ang aming balak na tumakbo bilang presidente at vice-presidente, kami po ay umiikot sa buong Pilipinas. At aming isinisigaw at aming ibinabalita sa ating mga kababayan ang mensahe ng pagkakaisa. Ang mensahe ng pagkakaisa na tinatanggap ng mainit ng ating mga kababayan. Hindi naman siguro kataka-taka ito dahil nasa puso, nasa ugali ng Pilipino ang maging mabait. Hindi naman tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Ang hanap lang natin ay magkaroon ng disenteng buhay para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ating bansa. At sa pag-iikot natin ay nakita natin na mainit ang pagtanggap ng taong bayan sa mensahe ng pagkakaisa. Hindi naman po magugulat ang mga nakikita at naririnig natin dahil po kailangan na natin ibalik ang ating ugaling na pagmamahal, ang ating ugali na makabayanihan. Hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi dapat na rin natin isabuhay ang ating pagmamahal at pagkakaisa sa ating lipunan. Yan po ang pangangailangan ngayon. Yan po ang hamon sa ating bawat isa para sa dinangyari, para sa ditong panahon ng krisis. Sa aming pagdadala ng mensahe ng pagkakaisa, ay dahang-dahang naririnig natin mula sa taong bayan ang sagot sa mensahe natin. Nagsimula po ito sa parang bulong lamang na halos hindi mo pa marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, ang tinig ng boses ng Pilipino ay palakas ng palakas hanggang ito ay nagiging sigaw ng pagkakaisa. At ang sigaw ng ating kababayan, kasama kami sa pagkakaisa. Kasama kami sa kaunlaran. Kasama kami sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Kasama kami sa pagpaganda ng Pilipinas. Kaya po, ang akin nakikita na ang layunin ko, ang pangarap ko sa Pilipinas ay layunin din at pangarap ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya't ang aking sinimulan na isang adhikain ay nagkaroon na tayo na tinatawag na kilusan ng pagkakaisa. Ang kilusan na pinagsasama natin lahat ng Pilipino, pinagbubuklod-buklod natin ang galing at kakayahan ng lahat ng Pilipino para sa Pilipino. Ipagpatuloy po natin itong natin nasimulan na kilusan ng pagkakaisa. Ipagpatuloy natin ang pagtulong natin sa bawat Pilipino. Dahil nasa ugali natin, ang Pilipino kapag nakita ang kapwa Pilipino na naghihirap ay tutulungan.
ang Pilipino kapag nakikita na nangangailangan ng tulong ang kapwa-Pilipino ay maghahandog ng kanyang kamay upang makadulot man lang ng kaunting ginhawa. Ito ang nasa puso ng bawat Pilipino. Kaya't ipagpatuloy natin itong kilusan ng pagkakaisa. Dumadami na tayo, sama-sama na po tayong nagkikita, nagkakasundo. At kahit na hindi tayo magkasundo sa lahat ng bagay, siguro naman mapagsunduan natin na tayo mahal natin ang Pilipino, mahal natin ang Pilipinas. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Ipagpatuloy po natin itong kilusan na ating sinimulan. Ipagpatuloy po natin ipinagbubuklod-buklod ang ating mga kababayan para sa kabubuti ng ating kababayan at para sa mga naghihirap at nanghihingi ng tulong sa ating lahat. Lahat po sa ating na dumaan ng pandemya ay nakasubok ng kahirapan. Wala pong Pilipino na hindi nangangailangan ng tulong. Kaya dapat na po na tayo ay magkaisa. Dapat na po ay pagpatuloy ang ating kilusan hanggang tayo ay makatagumpay. At hindi tagumpay lamang ng halalan sa Mayo, kung hindi ang tunay na tagumpay ng pagkakaisa muli ng sambayanang Pilipino. At kapag nakamtan natin itong tagumpay ng pagkakaisa, makikita po natin ang ating mga kababayan na makabalik na sa kanilang trabaho, na may pera ulit sa kanilang bulsa, na mapakain nila ang kanilang mga anak, mapaganda nila ang kanilang tinitirahan, at kaya na nilang magbayad sa lahat ng mga pangangailangan na pang-araw-araw. At bukod sa lahat, na makapagbigay tayo ng pag-asa sa bawat isa na ang ating magiging kinabukasan ay mas maganda sa ating pinanggalingan. Huwag po tayong titigil dito sa ating kilusan na ito. Ipagkaisa po natin ang buong Pilipinas. Pagandahin po natin ang ating minamahal na bansang Pilipinas at tayo ay sama-sama po tayong babangon muli. Maraming maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas! Ang susunod na presidente ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr.! Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako'y Pilipino.
susunod na First Lady Lisa Marcos.